Balot sa Street! Uy, eto yung mainit na balita eh. Paano mag-fill up ng 1702Q? Paano kami mag-fill up ng 1702Q, Mr. Maestro? Bossing, hanggang ngayon, Bossing, hindi pa nagre-release ang BIR ng enhance, ang tawag kasi dyan eh. Enhance 1701Q. Ganito po kasi yung mangyayari. Yung bagong 1701Q, mawawala na po yung part para ho dun sa asawa nyo. Kasi separate na po ang filing ng mag-asawa. Yun ho ang tatanggalin. Pagkatapos po, magdadagdag ho sila rito ng isang box para ho sa GST. Ayan. Ganyan po yung mangyayari sa bagong form. So, tatlo na po yung boxes na pagpipilian nyo. Ha? Isa pong itemized deduction, isa pong optional standard deduction, at saka itong GSD. Paliwanag ko lang, yung GSD kasi, ginagamit po yan kung ang income nyo ay 3 million below. Ibig sabihin, registered po kayo as non-VAT. Doon nyo lang po che-checkan yung GST, Gross Sales Tax. Ito po yung 8%. Ayan. Para lang ho yan sa mga non-VAT. Kung kayo ho ay non-VAT o VAT, ayan, meron din ho kayong choice. Med pangalawa at pangatlong boxes. Yung isa, itemize deduction. Ang ibig sabihin po ng itemize deduction, mga ka-tax, meron ho kayong expenses. Okay? Pag yung pangalawa ho ay OSD. Sabi diyan 40%. Ibig sabihin, wala ho kayong expenses pero inaalaw ho kayo na 40% ng inyong gross sale or gross receipt ay maideduct sa inyong gross sale and gross receipt. So, ibig sabihin, 60% lang po, ha? 60% lang po ng inyong income ang taxable. Naintindihan nyo po ba? 60% ng income nyo ang taxable. Turuan ko kayo na mag-fill up nito. Non-VAT, kung kayo ho ay non-VAT at below 3 million at gusto nyo pong wala na kayong audit sa BIR for the rest of your life, ha, para sa taong 2018, ang i-check nyo po dito ay yung GSD. Ibig sabihin, 8% lang ho yung babayaran nyo. For example, dito po sa item, ha, item 26A, ilalagay nyo yung income nyo. For example, lalagay natin, 1.5 million. O, yan yung kinita nyo. Sir, saan nakuha yung 1.5 million? Yun yung sale ninyo mula January 1 hanggang March 31. Yun ho yung ilalagay nyo doon. Tapos, item 27. Ayan, item 27. Ang nakasulat, add amount received by a person from general professional partnership. Lalagay nyo zero. Wala naman kayong na-receive eh. Item 28 o 28A. Ano ilalagay nyo? Oh. Yung 26 na 1.5 million. Okay. Yung 26A plus 27 na 0, so i-ring down nyo lang yon, magiging 1.5 million yung sa 28A nyo. Now, since kayo ay GSD, yung 29A, ha, less cost of sale, wala ho kayong cost of sale. Ha, ito, ha,
29A, wala kayong cost of sale. So, isusulat nyo dyan, zero. Gross income from operation, siyempre, 1.5 million, ah, less zero, ilalagay nyo sa number 30, 1.5 million. Oh, dun sa 31, add other income. Eh, wala naman kayong other income. So, lagay nyo, zero. Susunod, total taxable, total income for this quarter, 34A. So, ang ilalagay nyo dyan is 1.5 million dun sa 32A plus 0 sa 33A, lalabas dyan, 1.5 million. Tapos, add income previous quarter. Eh, natural. Eh, first quarter lang to. So, yung 35A, susulat nyo, 0. Diba? So, ang mayayari, total taxable income, 36A, 1.5 million sa 35A, plus, 34A pala, sorry. Sa 34A, 1.5 million, plus 0 sa 35A. So, lalabas dito sa 36A ay 1.5 million. Tapos sabi dito, tax due. Oh. So, 1.5 million na nireport nyo sa 36A, diba? 36A, ito nireport mo. Imumultiply mo ng 8%. Kagamit ka ng calculator. So, 1.5 times 8%, ilan yan? Diba? Mga 120,000. So, ilalagay nyo dyan sa number 2,307 applicable to every taxpayer. So, ilalagay mo ngayon dito sa tax due is 120,000, 'di ba? So 120,000. Alam nyo, ganitong-ganito lalabas na form. Wala namang pagbabago rito eh. Okay? Less tax credit payment 38A, prior year's excess credit 0. Tax payment for the previous quarter, eh first quarter nga lang ito eh, di 0 'yun. 38C. So 38E. Creditable tax withheld. Kung walang withheld sa inyo, eh di 0 din 'yan. Creditable tax withheld BIR form 2307 for this quarter. O kung walang withheld sa inyo, 0 din 'yan. Tax paid in return previously filed. Eh, wala naman kayong napapiled. Ha? Item number 38I. What? 0. 38K. Other payment made. Wala naman kayong binayaran. Eh, di 0 din. Total tax credit. So, i-add nyo yung 38A hanggang 38K. Eh, puro 38M. So, ang lalabas niyan, ang total tax credit nyo ay 38M. Papatayin ko nga muna to kasi ang daming nag-message sa akin. Dami na may message. Tanggalin ko muna to. Okay. So, yung 38 ninyo ay 0, 38M, 0. Kasi inad nyo yung 38A hanggang 38K, yung M nyo, eh puro 0 yun, eh di 0 din. So, yung 37A na 120,000 minus 38M na 0, lalabas sa 39A is 120,000. Add penalty, 40A, wala ka namang surcharges, 0. Interest, 40C, 0. Compromise, 40E, 0. So, total penalty, a-add mo yung A, C, and E, 40A, 40C, 40E, na puro 0, lalabas sa 40G, is 0. Total amount payable, o natural, 120 minus 0 is 120 plus 0 is 120.
So ilalagay mo sa 41, A is 120. Babayaran mo na ngayon yan. Dadalin mo sa banko. Ayan o. Kailangan mong dalin sa banko. So yun ho yung paraan para ho magkaroon kayo ng 1701 Q. Para ho yan sa 8%. Ngayon ho, para ho sa OSD, i-discuss ko sa susunod na pagbalik ko ng Metro Manila kasi aalis ako ngayon eh. At para sa susunod din, pagdating ko galing sa ibang lugar, i-discuss ko naman yung optional, yung OSD, yung optional standard deduction at saka yung itemized deduction. Ang diniscuss ko lang ho, itong GST, yung 8%. Okay, bagong-bago. Ayan. So makita-kita tayo uli ah, yung part 2 at part 3 na to, pagdating ko ho galing sa ibang lugar, i-discuss ko. O kung may internet yung pupuntahan ko, i-discuss ko ho doon, ha? So makita-kita tayo. At huwag niyong kalimutan, hindi kayo iiwanan ng librong ito. Pero mga CPAs, accountant, lawyers na nagpe-pretend to be competent sa tax, eh sigurado ko iiwanan kayo. Bumili na po kayo. Maraming salamat. Let's balance the sheet! Madali na lang po ang kumuha ng competent tax specialist. Ito po yung tax mapping apps. Ayan po, yung tax mapping apps na available na po sa Google Play Store. Download nyo po. Ito po ay pang kliyente. Yung mga kliyente na naghahanap. Ayan po. Ha? Naghahanap. Ito. Ayan, naghahanap ng tax specialista. Ito po yung mga estudyante, negosyo estudyante ko na tinuruan ko na maging tax consultant. Kung mapapansin nyo, ayun ho ako. Ayun yung pula. O ayun kayo kapag kukuha kayo ng tax specialist. At makikita mo yung mga, actually, ano ho yan eh. Mga tao ho yan eh. Yan ho yung mga tax consultant. Kung pipindutin ho natin yung isa, lalabas yan yung consultant. O, nakikita nyo ho ba? So, ini-invite ko kayo na maging consultant ko para ho kayo ay malagay dito yung inyong cellphone number. Makikita ho kayo ng mga taxpayer na nangangailangan ng tax specialista. So, ano ho yung pwede ninyong maging specialista? Pag kulay blue po, itong blue na to, yan, 22232, may nakasulat ho dyan, medyo maliit, palalakihin natin. Specialista kayo sa VAT accounting, actually VAT tax bookkeeping, VAT bookkeeping, value added tax, IT income tax bookkeeping at saka withholding tax bookkeeping. Pag kulay green naman po, ayan po, tax specialista kayo sa tax investigation. Okay? So, letter of authority, makikita ho nyo doon sa taas, subpoena ducis tecum, benchmarking notice, BM, tax mapping o plan candado at saka letter notice. Pag pinindot naman ho natin yung dilaw, specialista ho kayo sa tax assessment. So, ang tax assessment po, meron pong NIC, merong NIC is Notice for Informal Conference, meron pong Preliminary Assessment Notice, yun yung PAN, Formal Letter of Demand, yung FLD, at saka yung Final Decision on Disputed Assessment, FDDA. Pag kung specialista naman kayo sa kulay pula, ayan po, ha? PCL is Preliminary Collection Letter, FCL is Final Collection Letter, WD is Warrant of Garnishment, and WDL para po sa Warrant of Disdain and Levy. So, pag pinindot po dyan yan, ito, itong Tax Specialista Consult, nakikita po nyo ito, ayan, medyo dumidilim yung ano, ha, magbabayad na po yung ating kliyente ng 1,120 sa inyo. So, may sharing po yung apps, yung ating apps, at saka po kayo, magsishare po tayo rito, ha, sa kita. So, hindi nyo kailangan maging matalino agad. Wala namang ganun eh. Nagsimula rin ako sa zero. Walang alam. So, lahat tayo magsisimula sa ganun. At tuturuan ko kayo. So, pag tinuruan kayo, magkakaroon ho kayo ng manual. Ayan.
para dala-dala nyo ito. Ito yung bubuksan nyo pag meron hong tanong yung kliyente. So, mag-download na po kayo ng apps. Tax mapping apps. Ayun po. Tax mapping apps. Para ho ito sa mga kliyente. Yung susunod kong video, i-discuss ko yung para naman po sa mga, ayan, meron ho kasing address dito eh, kasi kung sino yung malapit sa inyo, yun yung pupuntahan. So, yung susunod kong video ay para ho sa mga gustong maging tax mapping, tax consultant or tax specialista. Ipapakita ko rin yung apps, saan kayo mag-a-apply at ano yung requirements. Sa susunod hong video, sama kayo ha! Let's balance the scene! Yung pong gustong maging mag-apply na maging tax specialista, ito po yung logo na o icon na kukunin nyo po sa Google Play Store. Tax mapping din po yung title. Pag na-upload nyo yon o na-download nyo pala, sorry, na-download nyo ho sa inyong mobile phone, eh ganito po lalabas, makikita ho ninyo yung screen kung gaano ho kadami yung mga tax specialista na nakakalat ho sa buong bansa natin. Ngayon, kung hindi pa ho kayo registered, pwede nyo ho pinduting ita, start getting client, yan po yung application. May mga hihingin sa inyong dokumento at isa sa requirement po ay matrain kayo. Ayan, dapat matrain ho kayo. So, ito ho ay mga tax specialista ho yan. Yan ang makikita ho ninyo. May consultant nakasulat, di ba? So, naka-open ho yung mobile niya. Nag-iintay lang siya na may tumawag o may maghanap ng tax consultant. Magri-ring ho yung telepono niya. So, immediately, pwede ho kayong kumita ng 1,120 kasama na ho yung VAT para ho sa ganitong hanap buhay. Oo, totoo, tama ka. Parang Uber, di ba? Parang Uber ho ang itsura, okay? Kaya lang ito ay para sa mga accountants, bookkeepers, consultants sa taxation. Invited ko ang mga CPAs at kahit hindi ho kayo CPA, kahit hindi ho kayo accountant, pwede ho kayong maging consultant, hindi po pinagbabawal ng batas yon. Ito po yung ating magiging apps. Ayan, medyo lumaki ho. Ayan. Diba? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan. I-download nyo na ho para makapag-apply kayo at ako ho ang bahalang mag-training sa inyo. Since iisa tayo, meron ho tayong guide. Ayan. Ito ho example ng guide ko para ho sa, ito naman ang example ng guide ko para ho sa letter of authority. At lahat po ng sasali, eh, bibigyan natin ng ganito. Kasi ito po yung ating basis sa ating pagpapractice. O, sali na kayo ha. Papakita ko lang ngayon sa inyo yung isang apps natin para paano sir ako makakakuha ng kliyente. Ayan, ito pang client ito. Ha? Pag pinindit ito ng kliyente ganon, oops, lalabas ngayon yung ano yung problem niya. LOA, Letter of Authority, SDT, Subpoena Duces Tecum. O, alam nyo na, di ba? Ganon lang. So, pag tinanong kayo about LOA, meron na kayo kagad 1,120. Okay? Magkita-kita tayo. Ite-train ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Lahat nagsimula sa walang experience. Lahat nagsimula sa walang alam. Ako po ang magbibigay sa inyo ng experience at magbibigay sa inyo ng alam. Hindi na kayo mag-iintay sa wala. Kasi meron na po kayong apps. Sano yung apps nyo? Ayun po oh. Mag-install na po kayo, tax mapping app, Google Play Store. Sa iPhone po, magkakaroon tayo. Intayin-intayin nyo lang po. Maraming salamat!